Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa taga-Roma. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayon kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin ngayong kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din, sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ang kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanilang habag. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon o sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ng Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang mga kailangan. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Ang lungsod ng Sayon, kanyang ililigtas. Bayang nasa Juday, muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang. Ang lupain do'y aariing tunay. Magmamana nito'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos ang do'y titira. Ang pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila, at sa gayoy, nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang aanyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo, at sa gayoy, magiging mapalad ka, gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw, mga kapatid sa pananampalataya. Pumasok na po tayo sa buwan ng Nobyembre. Of course, iniisip natin agad, malapit na ang Pasko, countdown na nga. Pero sa buong Nobyembre po, pinapaalala sa atin ng inang simbahan ang patuloy na pagdalangin para sa mga yumao. Mahal nating yumao at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio na tayo makatulong sa kanila na pag sila naman nasa langit, sila naman ang magdarasal at tutulong sa atin. So, may the faithful departed, the souls in purgatory, to the mercy of God, rest in peace, in Jesus' name, Amen. Sa banal na ebanghelyo po, ano po ang mensahe ng ating Panginoon? Una, hindi po mahirap anyayahan si Jesus. Pati nga po dun sa mga taong tumutuligsa sa Kanya, pag kinumbida siya, punta siya. Ang tanong para sa atin, tayo ba nag-aanyaya kay Jesus sa ating buhay, sa ating puso? Hindi po mahirap anyayahan si Jesus. Napakaganda po kung kasama natin si Jesus sapagkat siya po ang Diyos. Nasa Kanya ang lakas, proteksyon, pangangalaga, gabay, at karunungan na makakatulong sa atin. So, araw-araw po dapat anyayahan natin ang Panginoon. Remember, ang sabi niya, ako'y tumutuktok. Ha?
sa pintuan. Ang sino mang magpapapasok sa akin, ako at ang Ama, ay luluhog sa kanyang kainan at makakasama siya sa pagkain. Napakaganda po ito. Jesus as our guest always. Ngayon po, ang pangalawang tanong, ang una po ay, do we invite Him? Pangalawa, do we listen and act on His message? Katulad nito pong halimbawang ito, sinabi ng Panginoon do sa nag-imbita sa Kanya, kung kayo ay mangungumbida, ang kubidahin ninyo yung mga mahihirap, yung mga may kapansanan, yung mga dukha, at mga sawimpalat. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, sapagkat hindi sila makagaganti sa inyo. O sasabihin natin, ay dilugi tayo, hindi pala sila makakaganti. Ano makukuha natin dyan? Mali. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ang gaganti, ang magbibigay kapalitan sa iyong generosity at sa iyong pagiging mapagbigay. Para bang sinabi ng Panginoon sa atin, sige, maging generous ka sa mga dukha, sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan, sagot kita. Hindi ka mawawalan, hindi ka magkukulang, ako ang magbibigay sa iyo. Gagamitin kitang instrumento at asahan mo, hindi ka mawawalan, bagkus. Sabi nga ng Panginoon, yung siksik, liglig at umaapaw ang ibubuhos sa iyo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung tatanungin ninyo, ano ang pinakamagandang pagbibigay sa kapwa? Yung pong anonymous, yung hindi alam ng tumatanggap kung sino ang nagbibigay. Diyos lamang ang nakakaalam. The best po yan. Sapagkat kung magbibigay ka at pasasalamatan ka, nandiyan na ang reward. Napasalamatan ka na, mas maganda daw po yung ang Diyos Ama ang magsasabi sa iyo, salamat sa tulong mong ipinagkaloob sa akin sa pagtulong mo sa iyong kapwa. So mga kapatid, napakaganda po ng mga mensahe. Una, anyayahan si Jesus sa tuwina. Pangalawa, pakinggan ang kanyang mga mensahe. At pangatlo, isabuhay ito, lalong-lalo na sa pagmamahal at pagiging instrumento ng Diyos para sa ating kapwa. Amen. Saw when he opened his eyes for the first time. I know that it was a loving night, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth. All alone and unwelcome, he came to this earth. A quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger.